May sabay po. And they sang a new song, saying, Thou art worthy to take the book, and to open the seals thereof. For thou wast slain, and hast redeemed us to God by thy blood out of every kindred, and tongue, and people, and nation. Diyan muna tayo. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Again, we pray na kapag po ay pagpalain niyo, Lord. Tindihan po namin ang aming topic ngayong hapon. Pagpatuloy kaninang umaga, I pray na tindihan po namin ang inyong dugo, Lord, ang nilinis niyo, Lord, at mga ayong ginawa sa amin, niligtas, at po itinubos niyo. But pray, makita namin yung details dito, Lord. Makita namin ang bakit, Panginoon, ginamit niyo po ito sa inyong salita. Ang dugo, Panginoon, ano nindi-describe nito at ano pinapayawating nito, Lord. So, ilang po, Lord, kayo malulati. In Jesus' name we pray. Amen. And ako po na po. Ay, good evening po sa lahat. Good afternoon. Kanina umaga, wala si DM. Pero tayo ay tuloy pa rin. So, ang title po ulit ito, again, this is the part 2 ng ngayon, pero nasa series natin. Series natin ay, ano nga ba yun? Ano title ng series natin? Specific, ano sabi ko lang? Specifics ba? Specifics about the Lord Jesus Christ yung title. Ibig sabihin kasi nga, mga basics, pero ating inaaral, again, para ma-appreciate natin. Okay, kasi ganito po yan, kahit sa anong field of learning, hindi mo naman gusto laging basic. So, ang lagi natin sinasabi, yung learning, walang katapusan eh. So, ibig sabihin, kahit po isang parang number, alam niyo yung number line? So, 1, 2, 3, 4, 5. Ilang number sa pagitan ng 2 tsaka ng 3? Ah, sorry. Pagitan ng 1 saka 5, ilang number meron? Ha? 1 and 5, ilang number meron? Kami? Whole number. 4. Okay. Eh, sa pagitan ng 2 tsaka 3, ilan? Ha? Ilan? Anong set? Ilang numbers? Ilang real number? Ha? 0.1. Ilan? Ilang numbers ang nasa pagitan ng 2 and 3? Ilan? 2.5, di ba? Ano pa? 2.6. So, sa pagitan ng 2.5 tsaka 2.6, ilan? 2.5 tsaka 2.6. An example, 2.55. Gamitin natin yung visual aid natin, di maano ng mga bata eh. Sa number line, nako na. Nasagot na ni Bud eh. Infinite. Ayan na. Infinite. Baka tama kasi sa Bud, gaya't sinya ko eh. Pero pag finite, finite. Pero pag infinite, sa mga calculator ko. Saan ba? Talas ng ano ah. So, ano yung example ko nina? 2.5 sa pagitan ng 2.5 tsaka 2.6. Ano na sa pagitan? 2.55. Diba? Nag-guess yun ba? Kaya nasa pagitan ng 2.55 tsaka 2.56. Madami, 2.51. Diba?
Nakakasunod ba yung mga high school? Para makuha niya, sige, nasa na ba yung main notes ba ako dito? Meron akong ano dito, di ba? Note, oh, note. Samsung Note. Pangit ang mga blowing ko. Oo. Okay, mga bata. Number line, ito. Sabihin natin, mag-umpisa tayo sa 1. Dito sa 10. Ay, nasa gitna. Ilang number sa pagitan ng 1 and 5? 1, 2, 3, 4. Basta yan. So, 2, 3, 4, 5. Hindi pantay, ha? Pero hindi lang 3. Eh, paano yung 3.5? Nasa gitna ba yun? 4.5. Nasa gitna. 4.75. Gets na? So, ilan nga? Sige, lihat natin to. Nasa na ba yung page 2? Ano page 2 dito? Ayan. Okay. Sa pagitan ng 2 kanina, di ba? Tsaka 3. Di, sabi mo 2.5. Ano meron dyan? 2.25 yung approximate, di ba? Oh. Dito, meron ba? So, kahit ilan yan, paliit lang ng paliit, meron pa rin. Kuha na? Ano ba tayo napunta dito? Yung specifics po, no? Kasi lahat ng bagay, sa yaman ng karunungan ng Diyos, di ba? Ano, tubig lang. Anong meron sa tubig? Wala, iniinom. Sabi, di ba? Pero ba't namabuhay yung halaman sa tubig? Di ba? Ano meron doon? Lahat ng bagay nasa tubig? Hindi rin. Kasi iba, nasa hangin. Diba? Nasa lupa. So, pero pag in-specific mo, napaka nakakamangha, yun ang gusto ko sabihin dito, no? Kaya po, isa sa mga, kahit nung ako'y nagsimula, no? Hindi namamangha nga ako sa knowledge na yan, no? At sa, ang problema nangyari sa Christianity ng iba, version ng Christianity ng iba, hinayaan nila na iset aside lang tayo ng sanlibutan. Okay? So, kaya ngayon, yung mga Kristiyano, yung parang, tamad na tamad. Parang bored ka ba? Di ba? Kasi feeling mo ngayon, pag professional ka na, matanda ka na, wala ka na mautunan, and therefore, si Pasto, bayaan mo na lang magsalita, pakinggan mo kunwari, ganun na nangyayari. So ako, hindi ako payag nun. Kung inalay ko yung buhay ko sa ministry, tapos ganun lang tingin sa akin, eh wala akong magagawa kung ganun. Pero, hindi ganun. Hindi totoo yun, at least. Amen? Kasi ang Diyos ang pinag-uusapan natin eh. So, naiintindihan ba? So, kaya nga, yung ating preaching sa board ka ba, di ba? Napaka, ikaw po yung nasa fault kung ikaw yung mawaboring sa ministry, especially. Hindi mo alam yung pastor, pero kung nasa ministry ka, nasa church ka, member ka, at nagpapatuloy ka, active member, hindi ka dapat maboring kasi there's so much to do. Okay? And then, di lang yun, kaya nga, even, sa theology, yung iba naman kasi ang ginagawa, nililimitahanin din nila yung ano, no, pagdating sa kung sino ang Diyos. Iba naman, sobrang lalim naman, wala rin makakaintindi. Pangit din naman yun. So, may mga bagay na dapat, kung pinagpapalagay mo natin, at sinasabi mo na yan ay yung relevant sa buhay ng tao, dapat mapaliwanag mo, maibenta mo sa kanila yun. Yung sabihin, mapaniwala mo, kasi katiwa-tiwala. Okay, so yun lang yung nag-aano ko dito, pinanggagalingan ko dito. Kasi nga po, napakalalim po yan. At lahat yan may connection. Okay, anytime na makita mong parang may irrelevant sa'yo sa Bible, ikaw yung mali. Okay, ikaw yung hindi mo nakikita yung connection mo sa buhay mo dun sa tinatakil natin. Amen? Ayun. Kailangan importante po maintindihan niyo yun. Kaya ngayon, kaya nga itong series natin ay may kinalaman doon, okay? Hindi basta church stuff lang yung Christianity, lalo si Jesus Christ. Hindi ko sinabi dito, siya ay anak ng Diyos, o basta maniwala kayo doon. Amen! Mayroon lang kinalaman yun, lagi,
sa ibang bagay pa. At may mga nagtatanong ganyan, ba't kailangan may anak pang Diyos? At may magandang sagot din po doon, no? Bigay ko na sa inyo. Makukuha nyo pa kung nakakasunod pa kayo, ha? Ang sabi nila, magandang sagot daw doon, bakit Trinity? Diba? Bakit hindi nilang isang Diyos? Ano pinagkaiba niya sa Trinity tsaka isang Diyos lang? Mas ano ba yung magandang Diyos? Isa lang? Walang Trinity? Or, yun nga, Trinity. Ba't kailangan pa nun? So, una, maraming bagay katulad sa atin. Tayo nga, tatlo din tayo, di ba? Body, soul, and spirit. Yun pa rin, eh. So, naiintindihan natin yun. So, bakit ang Diyos mas magiging payak pa sa atin? Di ba? Kung tayo nga ay body, soul, and spirit. So, it follows that rule and the pattern. So, kaya ang Diyos daw, pag wala siyang Trinity, ang nangyayari, para siyang dependent dun sa kanyang creation. Intindihan niyo ba yun? Kasi marami siyang hindi magagawa kung siya yung mag-isa lang. Ibig sabihin, para siya masiyahan, para magmahal siya, kailangan niya mong mag-create ng isang bagay, tapos dun siya masisiyahan. Eh, paano pag di siya nag-create? Intindihan niyo ba yun? Tsaka na, i-reserve natin sa ibang ano. Pero narinig ko lang din, natutunan ko, it makes sense para sa akin, ha. Kasi pag isa ka lang, parang boring, parang ganun. Wala kang kausap. Diba? Imagine mo, ikaw walang kausap. Pag gagawa ko ng kausap. Sinong makakapantay mo? Makaka-relate sa'yo. Diba? Okay, isa lang yan, ha. Pwede pa rin explore yun. Yun yung example ko muna sa ating, kaya pinag-aaral natin yung details and the specifics. And, kaninang umaga, sana na-appreciate natin, yun nga, yung dahil example din natin doon, yung isang sikat na theologian na actually nagkamali sa regard na yun kasi masyado niya pinasimple naman yung Bible, no? Sabi niya, basta may blood, ibig sabihin lang yan, kamatayan ni Jesus. Yun, tinutukoy doon. Again, tama yun partly. Kaso, binawasan mo. Okay, binawasan mo yung intention ng Diyos na ginamit niya yung term na blood, ikaw sabihin mo lang, death. So, kanina umaga, nasample na namin yun. Okay? So, pero this time, hinati natin, naka-apat kaming points. So, bigay ko lang sa inyo ulit. Ano yun? Number one is, anong ginagawa ng blood at para saan siya? It is shed for our remission. Nagpapatawa. Dahil ang dugo ay dumanak, ang tao ay napatawad. Okay, then next is yung dugo pala ay pinambibili. So nagkaroon tayo ng example no ng worldly tsaka ng sa Bible. And then pangatlo is mga nag-notes ah. Ano? Justified. So ibig sabihin noon ay napapawalang sala or nagiging nagiging inaaring ganap, yung nasabi sa Tagalog, sabihin lang, parang walang kasalanan. Okay? Ayoko nang ulitin lahat ba? Summary na lang. Then last, dito na sa Hebrews, ano may, Hebrews 9:14, sabi doon, ang ginagawa? Purge. Okay. So ito, actually yung purge, tsaka itong other points, medyo may kinalaman na. Okay, pag sinabing purge, yung dumi ay inaalis. Okay, inaalis. Parang yung perfect example nga, pag pinupulga kapag ano ka daw, bata, at kahit yung mga kambing daw, pinupurge. Kasi nga, pag may mga bakterya dyan, pag siya doon dumami, magkakasakit na. Pero kung konti lang siya, okay lang. Kasi hindi mawala ng bakterya lagi, di ba, sa katawan. Pero yun, kaya pinupulga para maalis yung mga hindi kanais-nais na kung ano man yung nasa chance. So ngayon, ang sabi dito, ulitin ko na lang para IDM, Hebrews 9, balikan natin kasi may kinalaman to sa other points. Hey, sabi dyan, may basa niya, ready, go. Okay, summarize ko ba dahil yung kanina? So, yung ibang offering ng mga goats, ng mga lambs in the Old Testament,
ay actually may kinalaman sa eternal scheme of things. Ibig sabihin, ang pinaka-final pala nun, ang talagang mamatay para sa libutan si Jesus. Okay? Nahanilin tulad lang ng mga Old Testament ay ginawa nila yon para mag-look forward sa gagawin hindi ni Jesus. Okay? So, mas maganda yung sacrifice ni Jesus kasi hindi siya hayop una. Siya'y perfect being, siya'y tao, pero siya'y Diyos. Wala siyang kasalanan, so comparable yon sa mga dating animals na pinapatay. Pinipili nila yung the best, walang blemish. Si Jesus, talagang walang blemish, wala siyang kasalanan. Okay? Sabi dyan, in-offer yun sa Diyos mismo. Okay? So, yun yung dinaan natin kanina umaga. Hindi natin nadaan kanina umaga, pero na-touch din natin yun. No? So, dati, in-offer po yung offering sa altar. Okay? So, yung Temple of Solomon, panibagong klaseng altar na, pero ganun pa rin yung idea, altar pa rin, sinapatay, sinusunog, and then yung iba kinakain apart, nag-offer yung priest, and then yung iba totally sunog, yung iba kinakain ng mga priest, and then so yun. So kung dati may kinalaman na yun kasi nga yung in-offer na animals, wala namang kinalaman sa kasalanan mo nila kung sino naman nag-offer. Ganun pa rin kay Jesus, walang kinalaman si Jesus sa kasalanan natin. Ginawa lang niya, naging willing lang siya para i-sacrifice siya kasi nga kailangan mamatay. And then, nung siya'y namatay, siya na yung equivalent nung dating in-offer na hayop. Pero again, mas perfect ang si Jesus. At ang result daw nun, sinong sinusunod, bakit pinapatay? According to this, kaya napagandang verse nito, ang daming tinatch nito. No? Ibig sabihin, yung pala yung pag pinapatay yung hayop, nakukonsensya ka, di ba? Wala namang kinalaman yung hayop. Eh, lalo na si Jesus. Siya yung walang talagang kinalaman. Perfect nga siya. Wala kang masabi doon. Nung even yung mga Pharisee na hinahanapan siya ng, naalala yung tagpo, na hinahanapan siya ng fault, hinahanapan siya kasalanan. Hinahanapan pero walang mahanap. Kaya talagang lakas ng loob. Sabi niya, of you convinced me of sin. Sino nga? Sige, anong kasalanan ko? Wala silang masabi. Kasi pag sinabi nilang meron, papatunayan nila yun, no? Anong kasalanan niyan? Ay, nagpagaling ka ng ano, may sabado eh. Ano masama doon? Kahit sila mismo, ayaw nilang pagtanggol eh, pero, eh, na sinabi sa batas. Yun ang interpretation mo sa batas. Naintindihan niyo ba yun? Pag may nagsabi sa iyo, bakit kayo mga Baptist? Wala kayong pastora. Eh, wala sa Bible niyan eh. Ayan, so paliwanagan na yan, di ba? So magkakaalaman na lang yan kung sino may pinakamalapit na paliwanag using the Word of God. So obviously tayo, like, alam nyo na yan, di ba? Walang Bible, walang sabi doon, husband eh. Husband of one wife. Hindi sinabing wife of one husband. Okay? A man dapat. So ganun po yan. So ngayon, si Jesus walang nabanggit sa kanya, walang nasabi sa kanya, walang napatunayan. To the point nga na, yeah, pinapatay siya pero walang napatunayan. Kasi yung mga sinungaling yung mga witnesses na ginamit sa kanya. So yun, so kaya yan, nasama natin soul winning yan. Kaya yeah, yun ang ano, actually nung bagong-bago pa ako, naalala ko nung bagong ligtas ako, alam ko to kaya nung pag binabasa ko to, parang pinapaliwanag lang nung Bible yung alam ko na. Ganun yun eh, paano mo sabihin ganun? Eh, ganun yun eh. Pwede ba? Eh, yun ang nangyari sa akin eh. Tama ba? Kasi, tingnan niya, kung kayo'y ligtas, tas may nag-preach ako ngayon, na kumukonta sa tinanggap niyong pananampalataya, di ba? Naalala niyo yung mga tinakil na rin natin sa letters to Paul. Ganun yun eh. So, walang magbabago dyan. Kaya ngayon, yung pastor, pag may iba nang pinipreach, mararamdaman niyo yan kung ligtas kayo. Hindi niyo man lang mapaliwanag, baka hindi nyo paliwanag lang, pero andun yung ramdam nyo po yun. Iniwala ako dun kasi pare-pareho tayong Holy Spirit na meron tayo eh. Okay? Yan, at yung pinaliwanag pa namin dito, tapusin ko lang kasi may kinalaman naman to sa ibang points. Sabi dyan, God purge your conscience from dead works to serve the living God. Importante kasi ito eh. Kasi na brad eh. Sabihin, isang part sa nilinis mong konsensya is yung bakit dead works? Ano yung dead works? Ano ba yung works? Obviously, ang pinag-uusapang works dito, mabuting gawa kasi lang ka namang masamang gawa.
Pero bakit niya sinasabing dead? Kasi walang magagawa yung mabuti mong gawa. Okay? Yan ang maganda pag nire-review, meron ako ibang pagkakasabi, no? Pero the same lang yung sinabi natin kanina umaga. Okay, so yung works na kaya mong gawin, like magpakabuti, maglingkod ka sa Diyos, ang tawag ng Bible dyan, dead works. So kaya pag na-purge doon yung conscious mo sa kaligtasan, pag naligtas ka, what happened there is, hindi ka na nagtitiwala ngayon sa sarili mo. Kasi nga, isa yun sa mga inalis eh. Kaya ito rin yung isa sa mga sign na ligtas siya pag tinanong mo talaga, paano ka manaligtas? Katulad ng mga kilala nating Baptist na I believe yung iba dyan ligtas, yung iba hindi. So paano nga magkakaalaman na ligtas ba o hindi? Di ba tayo patay? Ay, magkakaalaman sa langit. Pero may mga indication kasi yan. Okay? Again, di perfect yung ating paunawa dyan. Ha? Pero isa sa pwede nating malaman na hindi ligtas to, pag tinanong mo, paano ka manaligtas? Pinagsisiya mo ba lahat ng kasalanan mo bago ka maligtas? So kung sa bagay ng ganitong usapan, kaligtasan, magsisinungaling siya, ay kung magsinungaling siya parang hindi lang mapahiya, pwede naman ligtas din yun kasi nagsinungaling lang eh. Pero pag talagang with conviction, na kaya ako naligtas kasi yung kasalanan ko lahat, pinurge ko. So, nung time na yon inalis ko, pinagsisiyan ko, pati future, tsaka lahat, edi bibigyan mo example. O ikaw ngayon, sinasabi mo ngayon, pinagsisiyan mo lahat, di ba? Eh, kaso hindi mo kilala. So, bigyan mo na examples. Dati ba, ano ba, kunwari, ang hirap, sa lab na ngayon ko, bring up mga kasalanan din. No? Pero kunwari na lang, edad ni, kahit naman siguro, no? Siguro na, si GM na, no? Ikaw na lang. Edad na yan, kunwari, naligtas ka na, ilang taon na ba? Ha? 18. Kailan ka naligtas? 15 ka, di ba? So kung nari, di inaalala natin yan, tinatanong kita ngayon, ba't pinagsisiyan mo ba lahat ng kasalanan mo nung naligtas ka? Ni-require ba ng Diyos sa'yo yun? Pinagsisiyan mo lahat ng kasalanan mo nung time na yon. Okay, honest to kasi, alam natin. Pero iba kasi, yun ang tinuusan, narinig nila after naligtas, sabi nila, oo, o di paalala mo ngayon, ito, alam ko, binata, ganyan. Eh, alam ko yung mga kasalanan mo ganyan, di ba? Di tatanungin kita. Talaga, pinagsisiyan mo lahat? So pag ginaganon mo na, hindi natin kailangan detalyehin eh. So pag ginanon mo, tapos nagsinungaling pa, again, dalawang bagay nga, either hindi ligtas or pinagtatakpan niya lang yung kanyang kamalian. Okay, pwede din naman na ligtas, kaso pagka uwi sa bahay nun, ba't kaya tinatanong ng ganun? So either maintindihan niya yung ating yung tamang aral or atakpan niya. Yung iba, madalas ganyan, ayaw nilang pag-usapan. Ganun ang style dyan. Ayaw nilang i-bring up. So, hopefully, hindi ganun. Dapat ang gawin mo, natanong ko ang ganun, konsensya yun eh. So, parang yung mali ako, sana, alamin mo. Diba? Okay. So, balik tayo dito. So, yung dead works na yun, alam mo, hindi ka naligtas dahil, obviously, hindi ka nagpabaptize para maligtas, hindi ka nagpakabuti, hindi ka naglingkod sa Diyos bago ka maligtas, hindi lahat yun eh. So, dapat patay na sa'yo yun. Hindi yan na nagligtas sa'yo. Ang ano mo dyan ngayon, ang pagtrato mo dyan, dead works. Anong kabaliktaran nun? Two, kung dati kang dead works, feeling mo maliligtas mo sarili mo, no, ikaw yung naligtas, ang effect nun, naglingkod ka sa Diyos. Okay? So, wala tayong problema dito. Nabring up ko nandiyan kanina umaga na huwag sabihin nila dyan, kung kita mo nga, nag-serve sila, kaya sila naligtas eh. Hindi. To serve the living God. Hindi sila naglingkod para maligtas, naligtas na sila, and then nag-serve sila. At pag gusto pa nilang ipilit yung, hindi, serve nga eh. Nung pinurge yung conscience mo, nag-serve ka ngayon. Okay? Ito, bihirang gagawin ng Baptist yan. Pero kung gusto pa nilang ipasok yon, yung nabanggit ko kanina umaga, sinabi ni Paul, no, actually, alimutan ko pa sa Romans 1. Okay? So, merong service talaga na yes, para maligtas ka, hindi yung service na ginagawa natin, na araw-araw. Kasi nga, kailan matatapos yung service mo? So, hindi yon. So, service na yan yung sa spirit. Okay? So, hindi ko na muna i-detalye yun. Next na tayo. Okay, sana nakuha natin. So, again, andun lang po tayo sa atonement. Ang title nito is Blood Atonement of Christ. So, part 2 ngayon. So, dito na tayo sa point number 5.
Ano pang ginagawa po ng blood of Christ? 1 Peter. Ano pang nakapaloob dyan? Ba't di natin dapat alisin yung term? Sorry. 18 and 19. Ready, go. Ayan po. For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold, from your vain conversation received by the tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without spot. Anong ginawa daw ng blood? Ha? Okay, very good, no? So, medyo hiwalay kasi, no? So, binasa nyo dyan, tayo ay ni-redeem. So, parang ano din yan, ligtas din yan eh. Pero anong pagkakaiba ng redeem? Pag sinabi pong redeem, hindi po yan iba sa atin eh. Kasi tinubos, yan po yung madalas tinubos. Anong sinabi yung tinubos? Pag sinabi tinubos, ang idea is, unang nasa akin, tapos parang binigay. So may binigay ka sa akin, parang pag nagsanla ako ng ano man yan, dati sinasanla ako, hindi ko na sinusuot pala. Pero sinasanla mo yan. So bibigay mo sa kanila, bibigyan kanila ng pera kasi yun ang kailangan mo. So papatago mo na sa kanya yan. Later to, tubusin ko yan. So pag tinubos mo yan, dapat ibigay mo yung dati mong binigay na pera plus kung meron ka ng interest. Depende kasi kung gano'ng katagal eh. Kung matagal mo siyang sinanla, ano, isang taon na. Nako, every month yung patong nun. So, mas mahirap nang i-redeem. So, may nanano ko ngayon ah. May nakuha akong paralel ah. So, napansin nyo ba sinong madalas, sinong mahirap iligtas, maligtas? Mayaman, mayabang, makasalanan na, maano na, yung parang nabanggit kanina umaga, madumi na yung puso. Iba, hindi na nga seryosa sa church, di mo nga mapapunta sa church. Diba? So, mas mahirap siya i-redeem, parang ang mahal na, parang kasing, siguro, habang nagkakasala, parang pumapatong. Ngayon, ang Panginoon, pwede niyang bayaran lahat yung kaya yon. Again, exception yung reprobate sa exempted na yon. Pero kahit kung sa ubang makasalanan mo, kaya ka pa rin i-cover. Bayad yon sa Panginoon. Okay? Pero, napansin niyo ba, malaki. So, mahirap. So, yung tao mismo, alam niya yun, ayaw niya lumapit sa church. Alam niya, na kahit sino sa atin dito, katulad nga nung madalas example kasi sa Bible, sa New Testament, yung mga harlot, di ba? Alam ng mga tao eh. Parang tayo, kung naman, malinis ka, ibig sabihin, maayos kang tao, hindi, malayo ka dyan, hindi ka manginom. For example, si Jamie, pinalaki siyang maayos na eh. So, hindi niya naranasang maglaseng-laseng, hindi niya naranasan niya mag-pornicate, hindi niya naranasan yan. Tapos, mayroon pumunta, for example, dito, na alam mo na, na-invite natin, galing dyan kung nari sa, meron sa mga ampin, may saba na ba, meron dati na, ewan ko ngayon, meron ba? Basta sinadaanan natin sa halhala, meron eh. Alam nyo ba yun? Pero bago lang yun eh. Si Stephen pa nakapansin nun eh. Patay, ano yung pretty girls na yan? Kailangan ko explain. Ngayon, alam mo na ba yun? Alam mo na yun? Sino ba na-explain sa'yo nun? Sino? Ah, ganun? Kasi sumama siya dati. Okay. So anyway, sino ba ako yun? So na, mayroon tayo napadaan tayo doon, nasiraan tayo, kumain tayo doon, kasi mayroon prostitute na witness na natin. Madali ba para sa kanya yun na mahirap, hiyang-hiya yan eh, ramdam niya yun. At lalong papuntahin mo sa church, ay makikilala akong ganyan sa inyo. Punta ako sa Diyos, tapos ano, siyempre tatanungin ka ng mga tao, nagasang ka ba? Ano bang trabaho mo? Medyo mahirap, di ba? Pero still, covered ng Panginoon yung kayang bayaran, pero mahirap, okay? So anyway, na-redeem tayo. So may gusto kong sabihin eh. So yun, so na-redeem, ang Diyos ang nagbayad. So madalas sa soul winning, nadadaanan ko yan, yun nga sa kwento ko na Panginoon ang nagbayad lahat. So, pero hindi agad ay hindi automatic ligtas na lahat. So, binayaran niya, kailangan mo tanggapin yung binayad niya na. Or tinubos niya na yung everlasting life, bayad na yon. So, kailangan mong tanggapin.
So, anong nung sa redeem? So again, yung mga term natin dito, walang perfect illustration dyan. Okay, hindi yung pwedeng iparallel lahat yan perfectly. Kaya nga ang dami yan eh. Sanctification, redemption. Hindi sa isa sa amin dati yan eh. Ano pa yung mga term may kinalaman sa kaligtasan? Justification. Propitiation. Ang dami yan eh. Atonement. Yun sa term lang natin ngayon, regeneration. Dapat alam mo kung saan mo ilalagay yan. Hindi, huwag mo sabihin isa yan. Basta may siyon, okay na yun. Iba yung sanctification sa justification. Yan lalo, especially yung dalawang yan. Ano na una? Justification or sanctification? Justification. Kasi pagligtas ka, justified ka na. Pero hindi ka pa sanctified. Pero actually, meron sa Bible na sanctified ka na eh. Kasi malinis ka na rin eh. Pero hindi pa totally. So may mga bagay kang isnes, tuloy-tuloy yung paglilinis sa'yo. Okay, yan. Actually, madaan natin isa dun. So yan po yan, redeem. Pero may mga strong term dito. Sabi niya, by the precious blood of Christ. So kanina umaga, medyo na-touch na natin yan, di ba? Kasi nga, yung dugo mo, mahal yan. Eh, pero yung dugo ng Diyos, eh, lalo na, dugo ng Panginoon. Hindi yung basta-basta, malinis yun. Bibigay yun ng buhay, no? Talinaga, konting talinaga. Pero yun ay, sabi sa Bible, precious, talagang precious yun. Ibig sabihin, masaktan lang siya, parang, ano ba ang ano? So, ano ba yung, kailan lang para kung may, ano ba yung ano pa? Basta parang meron akong, kunwari, ikaw ay, kunwari dito, alimutan ko yung ano ko, parang naisip ko nung, kunwari tayo dito ay, kunwari si Daddy, official general. Okay, si DM ay in charge sa security natin lahat. Okay, then ako yung captain, kunwari lang, yung iba, ordinary ng tao. So, sino yung iingatan mong lubos ba? Ako dahil pastor ako. Hindi, illustration nga natin, siya yung general, ako captain, yung iba, private. Sinong iingatan mo higit sa lahat? Ikaw na nga lang sumagot. Sino? Bakit? Ano naman? Ha? Ano sarili niya? Eh bakit? Papabutan niya ba yung general sa captain saka sa iba? Hindi, kung talagang sino yung mas? Bakit? Yan. So kahit po sa gera po, iniingatan po yan. Di ba? Kaya nga alam nyo yung presidente natin, kahit ayaw natin sa kanya, dahil siya yung, alam mo na, mahirap eh. Pag siya yung namatay, ang dami proseso, magkakaroon tayo ng state of insecurity sa basya. Naintindihan niyo ba yun? So, ganun po yun. So, lahat tayo, iniingatan hanggat maaari, pero, eh, kunwari naman, merong anak si Brother James naman, anak ng hari, kunwari. Sino mas iingatan mo? Si in general o yung anak ng hari? Ayan, depende sa, ano nyo, no? Sa constitution or sa type of government. Pero, mas importante yun. So, bakit may ganun? Kasi nga, ayun, masaktan siya, ano? Yung mas importanteng tao. Pero ano nangyari kay Jesus? Baliktad eh. Hinayaan niya, parang binaliwala niya yung kanyang ranggo, yung kanyang importance. Di ba? Nasaktan siya as in. Siya pa yung nasaktan at pinakamatindi pang pasakit. Okay? Bukod sa hinataw siya, ginulpi, dinuraan, no? Lahat na. And then yung pinakamatinding parusa, ba't niya hinayaan yun? Kasi kailangan. Kailangan may matay at siya yung perfect sacrifice. Hinayaan yun para ikakaligtas ngayon ng sanlibutan. Again, di automatic, pero kailangan kailangan nangyari. So kaya yun po yung again, number 5, ang dugo ng Panginoon according to this verse, at totoo naman yan ay nagtutubos at yan ay precious. Okay, and then 6 na tayo. 1, 2, 3, 4,
6. 1 John. Ito yung medyo pare-pareho na. Ano bang ginagawa ng blood of Christ? Ready, go. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Ano yung ginagawa ng blood? Nililinis tayo. So, pero, mga ligtas na ba itong kinakausap o hindi pa? So, para saan ang dugo ng Panginoon? Sa mga ligtas o sa mga hindi pa ligtas? Para sa, ulitin ko ha, para saan ang dugo ng Panginoon at ang pagkamatay niya? Sa mga ligtas o sa mga hindi ligtas? Parehas. Okay, so, nung tayo hindi pa ligtas, kaya niya binuhos yun para sa atin. Nung ligtas na tayo according to Jesus, malinaw eh, di ba? Mga ligtas na kayo, pero kanyang dugo, nililinis ka pa sa lahat ng kasalanan. Diyan po nagkakaroon ng kalituhan yung iba na sabi niya, nililinis na tayo ng Diyos sa lahat ng kasalanan eh. Ano ba yun? Nililinis, tingnan mo nga yan. Kaya napaka-importante po kahit sa, lalo ng King James ha, yung mga tenses nito hindi po nagkakamali. Napansin ko po yan kasi sa iba, at naulad nung sa NIV at ESV, may mga term doon na yun nga, naliligtas ka. Ano siya naliligtas? Ano yung sabihin nun? Proseso. So kahapon, medyo ligtas ka na. Next week, malapit ka na maligtas. Pag after 10 years, malapit ka na. Hindi ganun. Pag sinabi ligtas, yes or no lang yan. Ligtas ka ba o hindi? Naliligtas po. Kailangan maliligtas. Hindi ko alam. Ano yung nangyayari? Ano yung nadagdag? Iba yun. Okay? Ang ligtas, anak ng Diyos, ligtas. Pag hindi anak ng Diyos, hindi ligtas. Isang beses lang nangyayari. Pagiging anak, isang beses lang, isang araw, isang oras, isang ganun lang. Pero yung paglilinis, di ba? Nadumihan ka, linisin mo ulit. Di ba, napansin niyo pag nasolvinin kayo, doon sila nalilito eh. Ayun, nagkasala na naman ako eh. Okay, yung dali lang. I-set aside natin yan. Pag solviner ka, ikaw yung dapat matalino. I-guide mo siya. Saka muna unawain yan. Saka muna problemahin yan. Yan. Yung paglilinis dahil sa kasalanan ginagawa ating araw-araw, set aside natin yan kasi pwede kang nagkakasala ka pa pero ligtas ka na. So kasi pag anak ka ng Diyos, at this point na, naligtas ka ngayon, kahit magkasala ka, anak ka pa rin ng Diyos at definitely ligtas ka, punta ka sa langit. Okay? Pero syempre, ayaw mo naman ng, di ba? Kaya lagi yung tanong, yung shortcut, alam nyo naman yung presentation mo, di ba? Ay, kung inaano yan, pag may ano, bisita, minsan sa ganitong setting. So, halos ganun ang approach ko kasi naano ko na yun eh. Natansya ko na, nailagay ko na, incorporate ko na lahat yung I believe kailangan, mabilis. Kaya, nasabi, isang mga sinasabi ko dun is, yun nga, yung, saan ba tayo? Saka mo na intindihin kung paano ka magiging malinis sa Diyos. Malinis ka na, justified ka na nga, di ba? Kanina umaga, pagligtas ka na eh. Ngayon, so pag naligtas ka na, ginagano ko, gagawa ka ng kasalanan, di ba? Ganyan ang ganyan. Bakit? Kasi baka hindi niya pa naunawaan ng gusto. So pag anak ka na ng Diyos, ligtas ka na. Okay? Kaya ngayon, di gaganyan ko, di okay lang palang gumawa ng kasalanan. Karamihan niya, sabihin siya, hindi, bakit? Eh, ligtas ka na nga eh. Yun. So, saka may papasok ngayon yung idea ng rewards and punishment sa mga anak ng Diyos. So, syempre, the more na ikaw ay malinis, the more na parang kahit sa atin dito, di ba? Hindi ka mahihiya mag-church. Di ba? Pansinin yung iba na gumawa ng mali. Kahit sasabihin natin, welcome kayo dito. Alam niya, pag-uusapan nyo. Sabi ko naman, pag-uusapan lang yan for a while and then tapos na. Depende sa kanya yon, di ba? Kung kaya niyang tumayo, kung saan siya nadapa, di ba? Ika nga. Maganda yun eh, di ba? Kung saan ka nadapa, doon ka bumangon. Pagkatapos no, nahangaan ka pa nga, eh, di ba? Dahil hinarap mo yung kasalanan at yung problema. So, yan. So, ngayon, dapat nasabi ko na yun, anong sabihin ngayon, no, paano ka nililinis naman ngayon ng dugo ng Panginoon? Eh, ligtas ka na nga, di ba? Ang kinalama ang may tinutukoy ng blood is kamatayan ng Panginoon. Yan sinasabi ko na part lang yun. Okay? Even sa mga Kristiyano na pinag-uusapan natin yung dugo ng Panginoon, di ba? For example, nagkasala ka na naman. Hindi mo ba alam na namatay ang Panginoon para sa kasalanan, bakit mo ginagawa? Pwede yun. So, naalala mo yun, ang ginawa ng Panginoon, sinalo niya,
pinaghirapan niya para sa kaligtasan mo, tapos gagawin mo ulit. So sinasabi natin yung hindi para maligtas siya ulit. Doon nagkakamala iba. Sinasabi natin yung para malinis siya. Malinis ka. Lalo mo nga layuan yun. Kasi again, parang buhay na naman pinag-uusapan dyan, nahirapan siya dahil sa ginagawa mo. Para tayo mga magulang, di ba? Sabihin ng mga magulang, yung pag alam mo lang, medyo yung mga anak mo ay, ang tawag dito, feeling milyonaryo, di ba? Sinasabihin natin, alam mo, tinatay lang yung pera. Ano, nahirapan ako, napuyat pa ako dyan, ganyan. Ay, dyan. So pag na-realize nila yun na hindi pala ganun-ganun pa yung pera, so anong gagawin mo ngayon? Eh, syempre, hindi ka nang didimad masyado. Nakita mo nung si tatay, ba't kaya si tatay, kuba na sa magtrabaho. Para sa akin pala yun. Anong sasabihin mo sa tatay mo? Tay, sige pa. Gano'n ba? Pwede rin, pero alalaya mo, di ba? Hindi ko yung tipong. Di ba? Yan. So, gano'n yan. Nililinis tayo. Alam na natin na matay siya dyan. Habang naalala natin yung kamatayan niya at yung pagdurusa niya para sa atin, nililinis siya tayo. So, palayo tayo ng palayo sa kasalanan. Ayaw mo nang ulitin. Alam mo na, bukod sa sinabi ng kanina umaga, hindi ka effective eh. Di ba? Soul winning. So, lalayo mo. So, in that way, nililinis tayo sa kasalanan. Amen? After no, pwede ba tayo magkasala? Depende sa ibig mo sabihin, pwede. Posible. Pero hindi. Sana hindi. Yan. Next. Ito magkaka-relate na po ito kasi. Ah, last na pala. Okay, last na. So kanina, Revelation 5 tayo. Okay, sa Revelation 1 tayo po. Revelation 1, last. Parang pareho na rin po ito sa ano kanina. Sabi, cleanse, nililinis. Ito naman, ay basa, ready, go. And from Jesus Christ, who is the faithful witness, and the first begotten of the dead, and the prince of the kings of the earth, unto him that loved us, and washed us from our sins in his own blood. Okay. So kanina, cleansed us from all sin. Ito naman, wash us from our sins in His own blood. So, pinagkaiba pero na ginagawa, wash. So, isabihin, ganun din, parang nililinis, hinugasan. Pero pag tinitingnan mo, parang wash in His own blood, parang pinanlinis niya yung blood. Okay? Tama, yun nga. So, ano naman yun? Anong ito kasi washed eh. So pwede to sa so medyo summary kasi to eh, no? Revelation 1. So ganun lang. Pwede mong i-relate na lang sa dalawa, no? Kaligtasan mo and then ligtas ka na, linilinis ka na. Okay. Sayang, no? Kasi ano na deliver ko na yung iba eh. Ayoko na ulitin. Sige, ulitin natin ng konti ha. So, maaga pa naman. Blood atonement of Jesus Christ. Ibig sabihin, yun nga, yung dugo niya, yung pagkamatay niya, paghihirap niya. Kasi yung dugo naman, di necessarily agad kamatayan eh. Tama ba? So, again, kung imagine mong saan unang dumugo ang Panginoon? Kailan siya unang dinugo? Oh, di ba? Very good. So, bago pa siya hulihin, para siya hatawin, kasi isa sa mga maaga doon, hinahataw siya, lumalabas na po yung dugo doon eh. Pero, bago pa lang siya hulihin, dugo-dugo na siya eh. Nagpe-pray pa lang siya. Okay? So, ngayon nga, kasi ang relation talaga ng blood sa atin is buhay and pwedeng paghihirap, di ba? Imagine mo yung kaya nga may, kahit ikaw, pag binasa mo yung part na yun, nagdasal, tapos pinawisan, tapos yung pawis niya parang dugo. So, anong isip mo dyan, no? Ang, may tanong dun, talagang yun ba ay literal o yun ay figurative? Kasi sabi, basahin na rin natin, no? Sweat as
blood. New Testament. Yan. O, isa lang pala. Sa Luke, alam natin yung Luke, medyo ano po yan eh. Kompleto yan. Pinakamahabang gospel. So, na-record niya dyan. Alam ko, meron din to sa, ano eh, sa ibang gospel. Pero sabi dito, and being in agony. So, nahihirapan siya. At alam natin, actually, tayong mga, sabihin natin, ako, bilang mas namamayan ako. Pero kahit kayong mga magulang, iniisip nyo pa lang yung mga anak nyo, walang kakainin bukas. Or, baka hindi na makapag-enroll. Diba? Siniisip mo, kawawa naman. Ikaw yung na-pressure, hindi naman yung anak mo, galaro lang eh. Diba? Pero ikaw na-pressure ka, syempre, alam mo na, kung syempre, makukumpara mo sa ibang bata, anak nung kumari mo, ganyan. Iniisip-isip ka na dyan. Hindi ka na mapalagay, diba? Ayan. So ngayon, eh paano kung yung iniisip ng Panginoon, ano ba iniisip niya dito? Sarili niya lang or ibang tao? Feeling ko dahil yung iniisip dito kasi pati yung mga disipulo niya, okay? Sablay-sablay pa, di ba? Ang dami iniisip. Pero kasama na yung sarili niya dito kasi nga, alam niya yung gagawin niya sa kanya eh. Okay? So yan, yeah, so malinaw yan. So ang tanong kanina is ano? Yan ba ay literal or figurative lang? Parang tayo, pag hirap na hirap ka mag-English, anong sabi natin? Nosebleed ako ba? Ano isa yung nosebleed? Kasi hirap na hirap eh. Labas ang dugo. Di ba? Yan. So ganun lang ba yun? Ang sabi po dyan, and his sweat was as it were great drops of blood falling down to the ground. Pag sinabi kasing as it were, parang ganun na nga. Okay? Ngayon, sabi, malaki lang na drop, na pawis. So, may mga commentary kasi dito na talagang posible daw yun. Hindi madali, ah. Hindi yun something na nangyayari madalas. Okay? So, pwede raw. Pero pag ikaw daw ay in agony talaga, may mga pumuputok-putok daw yung capillaries mo. Yun ang sabi. So, pag pumutok nga yung capillary mo, eh, lahat ng skins natin, meron niyang capillary maliliit lang, di ba, sa dulo. So, pag pumutok yun, nahalo ngayon yung dugo sa pawis. So, imagine mo yung agony ng Panginoon. No? So, yun. So, gusto ko sabihin, ang kanyang paghihirap, pati especially yung kanyang dugo at yung atonement na ginawa nun, yun po ay sa panimula pa lang hanggang sa katapusan, hanggang sa panahon natin ngayon. Ngayon, siya ay glorified body na, wala na. Pero pag habang inaalala mo yun, yun ay sana naapektuhan tayo, tinatablan tayo. Amen? Ngayon, so in the future, hindi na siya po yung duduguin, actually yung kalaban niya na. So, pero wala na kinalaman sa topic natin yan. Pero gusto ko lang sabihin, hindi na tayo maawa sa Panginoon. Yung iba naman kasi sobrang awa. Kasi gagawin ko na dahil sa awa lang. Later po, ang Panginoon naman yung victorious. Amen? Yung dugo na, kasi sa Revelation, ganun eh. Yung dugo na ng mga taong wicked ang ano eh. Dadanak. So, kaya yung hintayin natin. Yung nangapi sa atin. So, ngayon naman, as a inspiration na rin, motivation sa soul winning, sana hindi na rin dumating sa panahon na gano'n na yung mga kaibigan pa natin yung kasama doon sa mga mamatay. Si Jesus na inamatay para sa atin. Yung kanyang dugo ang dumanap para sa atin. So, nawa. So, from salvation, okay, pag soul winning ka, gamitin mo yun, yung dugo ng Panginoon. And then, hanggang ngayon. So, habang na nabasa natin paulit-ulit, at lalo na pag nag-soul winning ka, kung gaano ka-effective yan, sana ganun din sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Amen? Madala muna tayo. Oh, let's pray.
Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. I pray, Panginoon, na yung detalye na pag-usapan namin yung umaga at hapon about your blood atonement, Panginoon, hindi po ito something na naghihirap lang kayo. So, kasama po yung dugo, yung picture ng dugo at yung mga everything else na kasama dito sa picture. I pray na makita din po namin yun. May mga pagkakataon na ini-imagine po namin to Lord, ano yung hirap na pinagdaanan, inalaw niyo po Panginoon na pagdaanan. Nawa Panginoon sa aming paglilingkod at soul winning, nawa ay bahagi namin ito na maayos at ganoon din po naman. Hindi po kami yung tipong hindi ginaganahan, naboboring sa paglilingkod, especially soul winning nga. Na nawa hindi namin turing to na just another task na pwedeng gawin, pwedeng hindi. Pwedeng tamarin, pwedeng bawasan. I pray, Panginoon, ito po ay putanti sa inyo to the point na inya po dumanak ang dugo sa inyo. Nawa naman kami, tama po yung aming paggalang din at pagkonsiderasyon, Panginoon, sa inyong matayan at sakripisyo, Panginoon. So, ilang po, Lord, I pray bukas, araw ng bukas, Panginoon, to consider din namin to Lord. Proclaim namin, Panginoon, with all love and fear din po, Panginoon, sa inyo. I pray na maraming kami ma-win, maligtas, Panginoon. At ingat din po kayo sa amin, sa aming mga fellowship, Panginoon. At ang bawat isa naman sa amin ay patuloy na maglilingkod sa inyo, Panginoon. Hindi naman kami masyadong haggard, hindi naman laging parang pagod at walang nangyayari. Isama po namin sa aming activities, Panginoon, sa paglilingkod. Ganun din po yung fellowship, Panginoon. Masayang fellowship. Kaya alagaan niyo pong bawat isa. Ilayo po kami sa sakuna. Ilayo niyo po kami sa mga anong insidente, Panginoon. At kung sakali man, ay maalala namin ang inyong sakripisyo. Kami po hindi masama magsakripisyo minsan-minsan. Talaga darating yan. Kailangan po lang, Panginoon, kayo mag-ingat sa bawat isa. Kayo malalati. In Jesus' name we pray.